Nag-penetrate ulit yung araw. Ang ganda ng liwanag dito. Ulitin ko lang tong isa. So, ang sinusubukan ko ngayon ay panoramic shot nitong napagandang view na to. Mula sa matataas na bundok hanggang sa kasuluk-sulukang gubat, ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis. At ako naman si Celine. Kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van, kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. Okay, welcome back to our channel. So, nandito tayo ngayon sa Lake Leonard. Ito yung continuation ng last episode na kung saan nag-birding kami ni Celine. For today's video, landscape photography ang gagawin natin. So, lilibutin natin tong park dito sa Lake Leonard or Leonard. So, ito, ang ganda ng space namin dito sa parking area kahit nasa labas mismo ng park. Maganda kasi mapuno, tapos may view kami dito ng lake. Naghahanda na si Celine ng tanghalian kasi magta-12 na yata ng hapon. So babe, anong hinahanda mo dyan for our lunch? Ito. Ooh, wow. Accidentally vegan, tapos lalagyan lang natin ng maraming gulay. Noodles yun? Noodles. Noodles. Tapos magpiprito rin tayo ng something. Nice. Gusto kong ipakita sa inyo kasi dito sa parking area natin, may isang view deck. So, nandun lang si Eli. And nandun yung loob ng park. Ito yung view deck. Niisip ko dito, magla-landscape photography tayo using normal camera. Then, susubukan din natin through the eyes of Ranga, the Mavic Air 2S. Ito, ganda ng view dito. Wow! Cloudy. So, siguro magandang mag-long exposure. Dito tayo mag-overnight and yan, pwede tayo mag-shoot ng sunset and sunrise bukas. Ayos, nakakasabik. Sana bigyan tayo ng magandang liwanag mamayang sunset. Kasing gandang picturean yan sa magandang liwanag. Ayos na pwede mag-overnight parking dito. Tapos, sa loob ng park, may CR. Ang pinipirito natin ay vegan tocino. Gawa siya sa gluten or wheat protein. Yan. Binili din natin siya sa Valencia, dun sa Adventist Medical Center. Alright, lunch is served. Pakita natin yung niluto ni baby. Ito yung samyang ramen. Vegetarian tocino made from wheat protein. Ayos kayo. Kain na tayo. Manifest natin na magandang sunset. Tiwala ka lang. Noodles. Oh, noodles. Grabe yung lunch natin. Sobrang busog. Ang problema lang natin, ayan, kung naririnig nyo, muulan na. Sana hindi magtagal para mapag-shoot pa tayo ng sunset. So, time check, 1 p.m. Si Celine, nagsisiesta na. Ayan. Okay, tumila na yung ulan. So, dito dun sa pinakita ko sa inyong view deck, malapit kay Eli, may nakita akong pwede nating i-shoot through telephoto lens. So, tara. Gusto kong i-shoot dito yung mga ulap malapit dun sa bundok to telephoto lens. So wala pa tayo mismo dun sa park. Dito pa lang tayo sa may labas. Ang ganda agad kasi nung view dito eh. Of course, gagamitin natin telephoto. So, siguro maganda dito long exposure. Check natin. Okay, sa may bundok ulit. May mga ulap, pero ang maganda dito, may nag-i-stand out na isang puno na parang pa-shape Y. So yun, sana makuha natin yung
tamang timpla ng galaw ng mga ulap na to. Subukan kong 30 seconds, F9. Kasi yung 1 minute na una kong tinry, sayang. Parang masyado nang burado yung ulap. 30 seconds, tignan natin. Sana hindi mawala yung mga ulap kasi ang ganda nung puno na yun nasa malayo. Medyo mahirap kasi nagre-react lang tayo sa galaw ng mga ulap. Tapos kung may liwanag na biglang nag-penetrate sa mga ulap. Pero sana makakuha tayo ng keeper shot. So ganun pa rin yung mga sa bundok pa rin ako nagpo-focus. Tapos yung mga ulap dun sa bundok na tumatama dun. Ayos. Review show. Okay, back to the van. Hindi ako masyado makapag-vlog doon kasi may mga dumating na mga bata na namimingwit. Pero yun, okay lang. At least nakakuha tayo siguro 2 shot. And ito, naganda na kami para pumasok sa loob. So magbabaon kami ng coffee and mga merienda. Sit. Ganda, ganda sa lugar na to. Hanap tayo ng pwedeng mapicturean mamaya para pagka may lumabas na magandang ilaw, handang-handa na tayo. Actually, ngayon pa lang meron eh. Ganda kasi may reflection ngayon eh. May composition kaya agad akong nakita. So, chinek namin dito ang sunrise. So, tamang-tama sa nahanap kong composition dito. Saan may kubo. Not sure kung kita nyo. Ayun. Ito yung kubo. Tapos may mga reflection ng puno. Ganda niyang tignan. Meron na tayo agad na isang composition for sunrise. So, dito naman ang camping grounds. So, kung gusto niyo mag-tent, yun. Kaso, mas comfy kay Eli. So, bakit pa mag-tent kung may kama naman kay Eli? Tapos, ito. Meron ditong view deck ulit. Dito masarap magkape. Uy, ganda naman ang view. Wow. Mas malawak ang view dito. 160. 160, 180 pala. You know. Kulang 20. Habang nagpapalipad ng drone, may mga napansin ako na fish pens na nagresulta sa mga imahe na to.
Sabog na yung araw kasi ang daming ulap talaga. Pero may mga diwanag ng araw na nagpe-penetrate dun sa ulap and ayun yung nagugustuhan ko. Kaya naman nag-setup agad ako ng camera at tripod para handa na ako sa pagkakataong mag-penetrate sa tamang posisyon ang liwanag ng araw sa makakapal na ulap. Katulad na lang nito. Experiment ako ng long exposure ngayon. So habang naghihintay, doon sa shot na matapos, merienda muna tayo. Kape sa kaputo. Vegan ensaymada. Ah, sarap. Root coffee from Malaybalay, Bukidnon. Habang naghihintay na gumanda yung liwanag sa kalangitan, tinuon ko muna yung pansin ko dun sa likod namin kung saan merong mga puno. Ayun, nagustuhan ko yung mga puno nito kasi ang liwanag nila tapos yung background nila madilim. So, ganda ng contrast. Tapos, naghanap na lang ako ng magagandang angulo kung saan kahit papano mapaghihiwa-hiwalay ko sila. So, ito, may nahanap nga ako dito. So, ang gamit lang natin ay case magnetic CPL para yung kulay ng mga dahon mas mapaangat natin. So, yun lang. F11 ISO 100, 0.5 of a second. Napakaganda kasi. Nag-penetrate ulit yung araw. Ang ganda ng liwanag dito. Ulitin ko lang tong isa. So, sinusubukan ko ngayon ay panoramic shot nitong napakagandang view na to. Ang ganda ng tama ng ilaw dun sa bundok. Nagkaroon ng depth yung scene kasi sa gilid tumatama yung liwanag. So, ang ganda niya. Base sa experience ko, pagka panoramic shot, pangit gumamit ng CPL kasi yung effect ng CPL, nag-iiba kada angle mula dun sa araw. Kung nandito yung araw. So, kada move mo ng camera, nag-iiba yung effect niya dun sa image mo. Kaya maaaring makakuha ka sa isang side ng medyo dark yung sky. Tapos pagdating dito, biglang light. May hirapan ka mag-edit dun. Kaya tanggalin na lang yung CPL. So, gumamit na lang ako dito ng Case Armor Magnetic 6-Stop ND Filter. Para makagamit tayo ng 2.5 seconds para yung ripples dun sa tubig medyo mabawasan. Buti na lang, kala ko hindi tayo makakuha ng magandang shot for this sunset. Grabe. Actually, pinagbigyan din tayo ng liwanag kahit papano for today's video. Medyo marami rin akong output. Sulit din. Sulit. Sulit na sulit. Maganda. Ganda yung lugar. So ito, pinapasok na kami dito sa loob. So for safety na rin, buti na lang dito tayo sa loob ng compound ng park. So ayan, maraming salamat sa panonood. I hope na na-enjoy nyo rin yung adventure namin ngayon. So, bukas, another landscape photography or sa inyo, next week. So, see you! On the next episode! Wait! Like mo muna, please!
like this video. Tapos comment ka ng kahit anong emoji. Napakalaking tulong nyo. Maraming salamat. Bye!